Hi mga dear, I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay magko-coffee painting tayo. Kukuha lang tayo ng paglalagyan natin ng coffee and then lagay na natin to. Isang pack to. Before kasi nang gumawa tayo na to, parang gumawa ako ng tatlong tone. Konting-konting hot water lang. Ayan gagsi, ang dami. Ito na lang toothpick. So, yung bagang ko, wala, nabinunot na kaya lagi ako may toothpick kasi laging bumabara. Kunyari, kakain ng, lalo na pork, beef. Ayan. Parang wala tayong nakahalo dito. Haluin lang natin to. Ay, gag! Si meron nakagat lang niya. Not so bright idea to. Huwag na nga yung toothpick kasi super liit lang. Ito na lang yung pet na lang ng brush. Medyo na parami yung lagay nyo ng water. Lagay na lang ulit kayo ng coffee. Dear watercolor paper yung gamit ko dito, dear. Ang maganda kasi dito ay wet on wet. Para bongga. Maganda tong reference ko kasi more on dark at saka magandang lighting niya dito. Nakatapat yata siya sa bintana. Ang layo pala ng mic ko. Sino ako magpapalit? Punong-puno na pala to. Dito na lang. Ayan, lagyan natin to ng coffee. First layer tayo dito. Kasi may paganyan dito eh. Nakahati. And dito rin. First layer lang to, dear. Lagyan natin yan. Dark naman dyan, kaya huwag kayong masyadong matakot maglagay dyan ng volume. And yung reference ko, ililink ko down below sa description box. If you want then. Wet-wet pa natin to. Dito kasi yung paguhit, parang wala na sa line to. Bawiin na lang natin. Pangit pa, trust the process nga, diba? Ito kasi ay nasa taas yung ilaw sa bandang part na to, kaya lighter yung value. Kaya very, very light lang yung ilalagay natin dito. Hinahanap ko yung blower ko, hindi ko makita. Pero since malaki naman tong pinipaint natin, matutuyo din yung ibang part. Habang ginagawa natin yung ibang part. Pakita niyo mukha ko. Haggard na haggard pa yun. Isama ko na lang din sa edit tong face natin. Reaction ng video lang din. Habang nagpipainting. May nagtanong nga sa akin yung friend ko kung next na pala tong ilong yung ginagawa ko. Kung nakatayo daw ba ako na habang nagpipainting. Sabi ko hindi naman kasi maliliit lang naman yung mga ginagawa ko. Yung iba siguro mga na kailangan ng ladder, ng patungan, kasi nga malalaking canvas yung ginagawa nila. Ayun nga, ako naman kasi prefer ko yung mga gantong kalalaki lang. Hindi nalalagpas ng, siguro mga nagawa ko. Ay, may malaking nagawa. Kaso nga, challenge yata yun. Hindi ko na natapos. Kasi nga, oil, tapos nagka-problem-problem yata ako. And then, ang ending nun, ginawa ko, nirework ko ulit, and then, sa maliit na canvas lang. Honestly, dear, sa part na to, dahil nga, nakagawa na tayo ng coffee painting, hindi na ako masyadong takot na maglagay ng value, kung hindi man naging perfect, okay lang. Importante, nag-enjoy tayo sa process. Kung gusto mong bongga yung painting mo, then, go mo lang. Depende naman yan sa goal mo. And itong coffee kasi is available, di ba? At saka may mga coffee painting ako na okay pa naman hanggang ngayon. Mga ilang years ko na rin nagawa. Hindi naman nag-smudge or what. Kasi may, nung nagsisimula ako, yung mga oil paint na ginagamit ko, mura lang, siguro mga 30, 40, 50 ganyan yung malalaki. Tapos, ano yung nangyari? Nawala. Hindi kasi ganun kaganda yung light fastness. Kahit na hindi ko dinespe, kahit na nakatago lang, ganyan. Nawala yung pigment, like yung color yellow. Wala na, yung sunflower ko, naging white, naging daisy. Round brush din pa rin ginagamit ko dito. Magkakaroon tayo na to next month ulit. Nasold out yun. Lagi na lang nasosold out to. Ang dami ko nang iniistock and then laging nauubos. Laging unang nauubos.
Sunod na nauubos sa brush natin ay yung L-type, yung Filbert, ganyan. Ang hindi mabili doon is yung angular. Pero bet ko din kasi yung angular kapag sa hair. Kasi nga naka-angle na. Ayan. Biglang tinamad eh. Ayaw ko na. Ayan, ngayon kasi dear, inaano ko na matulog ng hindi aabot ng 12. Dapat siguro 10, 9, natutulog na ako. Nagigising ako na maaga. Pero okay lang naman. Mas maraming nagagawa kapag umaga. Umaga ako nagigising. Kasi nga, diba, may 2 dogs na rin ako. Bongga. Meron akong 2 dog dito. Kakakain lang nila. Hindi naglaro sila kanina. Ngayon, pagod na. Kaya medyo tahimik. Pero kapag ano yan, yung hyper na hyper, tatahol-tahol. Gusto ng attention ko. Nilagyan ko kasi ng divider. Kasi yung upuan ko, pupunta ako sa likod. Ganyan, uusog ko. Usually, nandun sila sa ilalim. Kaya, ano pa ako, yung ganun na lang, kung hindi ko nauusog yung upuan ko, magpapakahirap ako kahit na medyo masakit-sakit sa likod. Ginugulo nila yung camera, ganyan, tas pupunta sa akin. Pero it's cute kasi bata pa sila eh. Ano pa sa attention. Hindi ko alam kung saan part niya yung inaano ko, basta medyo makita ko lang matuyo. Ah, ito na lang. Sinisipan natin na lalagyan ng first layer, yung eyebrow. Yung eyebrow niya dito ay very very light lang. I-wash natin itong brush na may water. Super light lang din na tone. Sa taas din, very very light. Para shadow lang ng hair niya. Lagyan natin ito ng water sa bridge ng nose. I-blend natin ito. And next time, oil naman yung gagamit. Parang pag-iisipan ko pag oil. Masyado kasi matagal yung process. Baka hindi kayanin ng ganitong template ng video natin. Ayan. And gusto ko yung camera na ginagamit natin ngayon. Kasi kahit hindi na ako nakapag-ayos, lagyan ko lang ng filter. Mas convenient sa akin. Hindi na ako magsasayang ng mag-makeup tapos tatanggalin ko rin after the video. Diba? Nakapag-usap pa tayo. Lagyan natin ng water ito. Wet on wet technique yung ginagawa natin. Best lang yung paper na to. So, ganun, no? Ay, hindi. Hindi siya best. Kasi ganun yung technique ko, eh. Siguro depende sa preference nyo. Maganda rin to sa acrylic, sa oil, sa gouache. Kayang-kaya. Mixed media. Diba? Kasi kahit gano'ng karaming layer, hindi siya yung magbabakpak. Mura to, dear, ah. Like, 449 yata. Hindi ako sure sa price kasi minsan sinisale natin. 32 sheets, 9 by 12 inches. Malaki-laki na rin, ah. Ito yung field room. Uy, bongga dyan, ah. Kumu-cute na. Ito, pahati naman ng pag-ganyan. Dito may more shadow and values dito. Ang dami natin yung paint. Buong ganyan. Pang ano na yun. Isang taon. Di ba magkano lang yung stick na coffee na ganyan? Siguro mga ano? 4 or mas mura pa. Magmamahal na rin talaga yung mga bilihin eh. No, dear? Dati mga 2 pesos lang yan eh. Tapos yung 3-in-1. Yun, maabot na ng 10. Okay lang yan, dear. Kahit na wrinkle-wrinkle yan. Kasi ma-flat yan. Lagyan natin ulit to ng more value. Ah, yung anime na napanood ko recently ay Apothecary yata. Apothecary Diaries. Makit lang din yun. May konting kilig. Nakidnap kasi siya, tapos binenta siya dun sa palace. So, naging maid siya. Pero may talent kasi siya sa medicine. Ayun, sila solve-solve niyo yung mga mystery-mystery dun. Ayun, marami kasi siyang gusto kong ganun. Na madaming skills. Diba? Kapaki-pakinabang. Lagyan natin ng value to sa pagitan ng upper and lower lip. Black lang din naman. Sepia pala.
dati pag-pronounce ko dun sepia. Divide lang natin yung buhok dahil nga may pre-sketch na tayo dito, hindi na tayo mahihirapan. Sundin lang natin to. Be careful na hindi lumagpas dito sa face. And dapat tuyo na yan ah. Para hindi... Ay! Ano ba yun? Lumagpas. Mm-hmm. Okay lang naman yun. Tumaob kasi yung pinagpatungan ko. Hindi na ako nagsasalita. Kasi baka lumagpas na naman. Oh, diba? Perfect. Kagabi, tambay-tambay ako sa Pinterest. Hanggang nakita ko tong reference natin ngayon. Na ano ko, hala? Perfect to sa ano, coffee painting. Yung isa dapat, yung colorful yung i-tutorial natin ngayon. Pero, ito yung na-print. Ewan ko ba? Kasi, tinignan ko na to nung matagal. Eh, nagbago yung isip ko. Ay, ito na nga lang. Parang boring kapag ano, coffee painting ulit. Pero since ito yung na-print ko, go na to. Tsaka para mas madali, diba? Kakabalik lang natin dito. Hihirapan ko pa ba? Ayan. Sway-sway lang dito ng hair niya. Tingnan natin ng more water. Hindi pa kasi sure eh. Kung totally black ba yan or may highlight. Diba? Hindi ka sure. Light lang. Para mas madali nating maitama mamaya. Dito sa hair, hindi na ako mag-wet on wet dito. Kasi gusto ko na mas sharp yung lines, yung details. Super light lang yung pag-brush nyo ah. As in yung tip lang yung dumadampi sa paper. Wet medium naman to kaya ano lang tayo. Cool-cool lang. Relax lang. At saka dear, kaya pala ako nagbalik dito. Kasi naano ko, kunyari may post tapos sino yung artist na favorite mo, ganyan ako, bakit ganun ganun. Isa lang naman to. Isa yung nagtag sa akin. Si Ate Jen, ganyan, basic sa mga pang starter, pang beginners, yung mga tutorial, ganun. Kaya, naano ko, parang nakakakonsensya din. Hindi ko naman totally inabandon. Kasi nga, usong-uso yung short video. Tapos, di ba nga sabi nga nila na it's pagbaksak na ng mga vlogger. Kasi nga, yung viewers is short span na lang yung attention. Though for me, may mga ganun. Depende sa mood. Pero ako, humahanap pa rin ako ng mga longer videos. Ngayon, nanonood pa rin ako ng ASMR, ganyan. Yung mga longer, 1 hour 30 minutes, ganyan. Okay lang sa akin. Depende sa mood. Depende rin sa gagawin ko. Kasi minsan, ginagawa akong white noise. Nare-relax din ako. Kapag sa gabi, ganyan, patulog na. Hindi ako nag-chu-chu-chu-tube. Hindi ako nagtitiktok pala. Masyado. Pupunta ako sa YouTube o kaya sa Netflix. Hanap ako ng pampaantok, ganyan. Depende sa goal naman din kasi ng viewer. Nilagyan ko ulit ng coffee. At hot water, kasi nga natuyo na. Pwede pa naman yan i-reactivate ng water, kaso maligiging light for me. Eh, gusto natin dito sa painting ay dark yung values. I-darken lang natin tong nostril. Kuntian nyo lang para hindi mag-bloom dito. Kita nyo naman na naging flat na talaga, kasi nga super tuyo na. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mabahala na maging wrinkle yung paper kasi matutuyo din yan. Magiging straight din yan. Basta huwag nyo lang tatanggalin yung tape natin sa edges. Ayan, okay na muna yan. Itiman pa natin yung dapat. Itinman. Hindi naman pala itim. I-dark lang natin. Ang dapat i-dark. I-wet natin tong part na to. Para hindi naman super sharp. Sharp yung line. Naulit ko talaga yung words na ito. Ayan. Sa nose din ulit. Oh my god, na-wet ko lahat. Sana hindi kumalat. Lagyan natin ng more shading na to. Ayan. Dahil nga coffee painting to, iisang kulay lang to. Depende na lang sa
kung ilalight or idadarken natin yung value. Parang sa ano lang din, gumagamit kayo ng charcoal pencil, graphite, di ba? Kapag gusto nyo yung highlight, dahil nga white paper yung ginagamit natin, i-leave nyo lang na white yan. I-darken pa natin to, yung shadow sa pa-eyes, natatabunan ng nose niya. Okay, very very light lang dira kasi nga nandito na yung light natin, yung source of light. Nasa itaas. Sa pupil. And be careful lang sa pagpaint. Para mahirap kasi i-lift na to eh. Makapit na kasi yung coffee eh. Punta tayo dito sa lips. Dito sa part na to, darker to. Lagyan natin ng more coffee dito. Ang bango talaga nitong coffee. Pero yung kino-coffee ko, dear, yung drip coffee, bumili lang ako ng ano na, nag-grind na. Tapos, mayroon akong filter dyan. Tapos, yun yung iniinom ko. Mabilis lang naman yung siguro mga 3 minutes may coffee ka na. Dati yung anong press coffee, kaso medyo matagal din yun. Tapos, nakakalimutan ko na, ay may kape pala. Kasi kailangan mo munang iwan yun eh. Ano ba yan? Na ano na dito? Kailangan mo kasing iwan, like 5 minutes, ganyan, para mas kapin-kapi talaga. Depende sa gusto mo kung gaano katapang. Naiiwan ko, nakakalimutan ko. Tapos pagbalik ko, ano na, medyo hindi na ganun kainit. Hindi pa pala ako makain. Kakain nga ako dyan. Ang ulam ko is galunggong na may kamatis. Nowadays, ano, gusto ko ng mga isda-isda na. Healthy din naman kasi yun. I-wet lang natin to, ha. Tapos, ito yung line. Huwag nyo lalagyan ng water na all over dyan. Para hindi pumunta yung coffee. Itong coffee kasi, gamit nga natin yung water. Kaya, pupunta yan kung saan may water. Kaya, be careful lang. Sinecheck ko dear sa taas ng camera kasi mas maganda na parang maiba lang yung view natin. Diyan kung okay ba ganyan. Pero as of now, hindi. Pero hintay lang kasi natin tumatuyo eh. Para ma-judge natin yung value. Kasi nagiging lighter. Kapag natuyo na. In this part dear, ay bibilisan na natin ang process kasi same lang din naman. Idadarken lang natin yung mga values kaya add more coffee lang. Brown yung color ng coffee kaya itunod ko na yung capacity ng coffee sa hair para hindi na ma-over yung add sa pigment sa face. Sa tagal ko nang gamit itong watercolor paper natin, hindi naman nagbabakbak kahit na nakailang patong at pagriwet ng surface. Be careful lang sa pagli-layer since coffee ito nare-reactivate ng water yung previous layer. Nilalagyan ko din ng fixative after painting para maprotektahan ito sa dirt at sa mga tubig, hindi rin didikit kapag nilagyan nyo sa frame or sketchbook. As of na yung mga wet media na gamit itong watercolor paper natin ay hindi ko muna tinatanggal. Rekta yung pagdikit ko ng tape sa pad. Tinatanggal ko lang ulit kapag next page na at magdidikit na lang ulit ako ng tape. Ang haba nung sinabi ko, dear, bawala na ako masabi next time or baka ulitin ko na lang, why not? So, yun lang, dear. I miss you so much talaga. Kamusta na kayo? Lahat ng art materials na ginamit natin dito sa video, pero ang coffee ay available sa shop natin, Shopee, TikTok, Lazada, Jenilyn Sandaga. Thank you so much for watching. Keep creating, dear. Bye!